Isang bansa, isang lahi, isang pangarap. UNLAD Pilipinas. Isa-isa nating tutukan ang mga pagbabagong nagaganap sa iba't ibang kapuluan. Mga reforma at kaunlarang nagbibigay ginhawa at pag-asa sa bawat Pilipino. UNLAD Pilipinas. Kasama si Cesar Soriano. Dito lang sa PTV4. UNLAD Pilipinas. Isang bansa, isang lahi, iisang pangarap. Sa lumalaking populasyon, dumadaming negosyo at kalakalan, mga hamong kinakaharap upang gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, sama-sama nating tahakin ang tanging landas. Dito sa programang UNLAD Pilipinas. Sabay sa makabagong panahon, tila wala ring humpay ang mga plano, reforma at mga pagbabagong inilatag ng mga namumuno sa gobyerno para pagsilbihan si Juan de la Cruz. Ngunit gaano ba ka-epektibo ang mga ito? Mahusay ba itong naipapatupad? Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo akong isa-isahin ang mga programa at proyektong inilatag at ang epekto nito sa mamamayang Pilipino. Para sa isang probinsyang gaya ng Eastern Samar na nakahimlay katabi ng malawak na karagatang Pasipiko, hindi na bago para rito ang makaranas ng mga kalamidad na dulot ng kalikasan. Tulad na lamang ng malalakas na bagyo na nagdudulot ng daluyong o storm surge, landslides, at matinding pagbaha. Mga natural na kaganapang dala ng maganda, misteryoso, ngunit kung minsay nakapaninindig balahibong puwersa ng kalikasan. Dahil sa angking topografiya ng probinsya ng Eastern Samar, ang rehiyong kinabibilangan nito ang madalas na sumasalubong sa bagyong pumapasok sa silangang teritoryo ng Pilipinas. Nito lamang nakaraang taon, binisita ng 15 bagyo ang probinsya, kung saan tatlo sa mga ito ang naglandfall sa kalupaan ng Eastern Samar. Partikular na ang mga bagyong Auring, Dante, at Julina, na nag-iwan ng kaliwat ka ng pinsala lalong-lalo na sa mga komunidad na naninirahan katabi ng mga anyong tubig. Bahagi rin ng maituturing na malagim na kasaysayan ng silangang Samar ang mga nagdaang malalakas na bagyo na walang habas na puminsala sa mga infrastruktura, taniman at hanap buhay ng mga Estehanon. Ang Super Typhoon Yolanda noong taong 2013 ang nakapag-iwan ng 285 na bilang ng mga nasawi. At Bagyong Ruby noong 2014 na nag-iwan naman ang kabuoang bilang na 11 ng mga nasawi. Pinakamalaking problema namin yung disaster, yung bagyo. Yun ang ano, kasi it's a vicious cycle. Ngayon, we will reconstruct our nagkakaroon ng ano, mga bangka, yung bahay na mga kabahayan, kalsada, etc. Ayusin. Maya-maya, ito yung bagyo, sira na naman. Ang effect niya, ang devastation, malaki. Sa economy, everything, sa communication, sa food supply, sa electricity, malaki talaga ang ano niya, devastation. Ito ang realidad na kailangang harapin ng pamahalaan ng Eastern Samar. Gayunpaman, pilit nilang ginagawa ng paraan na agarang matugunan ng mga pinsalang naiiwan dulot ng mga nagdaang bagyo. Isang mabigat na katotohanan kung maituturing, nakakabit na ng kanilang pamumuhay ay ang malimit na pakikibuno sa puwersa ng kalikasan. Itong disaster talaga, wala namang himang magagawa no, kundi maghanda lang kasi nasa Pacific belt kami. It's a vicious cycle. Masisira yung mga classrooms namin. Ayos eh. Sira na naman. Kalsada, tulay. Bagamat hindi maiiwasan ang madalas na pagtama ng mga natural na kalamidad sa lalawigan, sinisikap ng provincial government na mapaghandaan ng mga naturang kaganapan. Nang sa gayon, maiwasan ang pagkalagas ng mga buhay at matinding pinsala sa mga ari-arian at hanap buhay ng mga waran.
ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Eastern Samar ang pangunahing nangangasiwa at naatasan sa emergency response ng probinsya. Ang aming emergency response team, meron naman kami sa province. May emergency response team kami at saka yung mga LGUs din, yung mga munisipyo, may kanya-kanya yan mga emergency responders. Lalong-lalo na before disaster strikes, dapat preparado na talaga. Bukod sa mga nakaabang na peligro tuwing merong sama ng panahon, 24 oras na bukas ang kanilang tangkapan upang umantabay sa anumang tawag ng pangangailangan sa kanilang nasasakupan. Ang preparedness naman namin is continuing naman eh. It never stops. Ang aming emergency responders ay dapat palaging on standby. Ang aming emergency operation center is always activated 24/7. Naantala man ang ilang mga programa at kampanya ng kanilang opisina patungkol sa disaster preparedness magmula nang pumasok ang COVID-19 pandemic, nagawa naman makapaglunsad ng kanilang opisina ng alternatibong programa, gaya na lamang ng kanilang isinasagawang online awareness campaign. Dahil may pandemic tayo, hindi kami nag-conduct ng actual drill simulations. Ang ginagawa ng NDRRMC at saka yung OCD, virtual. Bukod sa pagsasagawa ng online typhoon awareness campaign, nagsagawa rin ng kanilang opisina ng online earthquake drill. Earthquake drill po, yung duck cover and hold. From the NDRRMC, sila yung nagkakonduct nun through live streaming baga. Sa gitna ng mga balakid na dala ng pandemya, hindi maitatanggi na naging epektibo ang kanilang mga programa at kampanya. Patunay dito ang naging aktibo at magiliw na pakikilahok ng mga Estehanon. Receptive sila, participative sila kasi because of the mga previous na mga typhoons, disasters, calamities, may lessons learned na sila. Hindi kagaya ng dati na medyo may pagka-hard-headed. Ngayon, receptive na sila, na-participate, na-cooperate na sila. Dahil na rin sa lumalalang lagay ng panahon na dulot ng climate change, batid ng probinsyal na pamahalaan na hindi nito kayang iwasan ng pagtama at malimit na pagbisita ng tropical storms sa kanilang lalawigan. Bukod sa pagiging handa, minabuti nitong buksan ang kamalayan ng mga Estehanon sa pamamagitan ng bagong perspektibo sa pagharap sa climate change. Yung climate adaptation ang focus doon. We cannot prevent climate change. Yun na nang inaano ko. So lahat ng programs naka-tune in doon sa adaptation. We cannot do anything. There will be typhoons, strong typhoons, there will be droughts, there will be La Nina, there will be El Nino. So, yun ang kailangan. Doon kami nakafocus. Kabilang sa kanilang climate adaptation program, ang pagtukoy ng mga angkop na lugar na pagtayuan ng evacuation sites na maaaring paglikasan ng mga komunidad na naninirahan sa flood and landslide prone areas. Dahil na rin sa matataas na daluyong na dulot ng bagyo, matatagpuan sa baybayin ng ilang bayan sa lalawigan ang mga concrete wave breakers na nagsisilbing proteksyon ng mga coastal communities mula sa storm surge. Regular ding nakikipag-ugnayan ng PDRMO office sa opisina ng Pag-asa DOST Weather Radar Station na matatagpuan sa bayan ng Giwan. Ito ay para sa mga pinakabagong ulat panahon. Bukod sa pagpapalawig ng Climate Adaptation Program ni Governor Ben Evardone, binigyang prioridad din ng kanyang pamunuan ang pagkakaroon ng angkop at makabagong kagamitan na kinakailangan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa kasalukuyan, mayroon silang 11 abulansya at 2 rescue vehicle na may sapat na mga aparato at kagamitan na kakailanganin sa pagresponde sa oras ng pangangailangan. We have dump trucks, our rescue vehicles, ang ambulance namin, yung aming backhoe, at saka yung mga equipments din. Aside from yung mga heavy equipments, andyan ang aming mga first aid kits, yung mga ganyan, mga chainsaw, generator, sleeping bag, emergency tent. Patunay din sa pagpapatibay ng kahandaan ng probinsya sa Sakuna, ang bago at karagdagang ambulansya at rescue vehicle na pinondohan ng opisina ni Governor Ben Evardone. Last year, ang PDRMO purchased one unit of ambulance. That is aside from yung mga ambulance ng mga hospital ng probinsya, ng Eastern Samar Provincial Hospital. Sa ganitong paraan, umaasa ang provincial government na mas maiibsan at mas magiging epektibo ang kanilang emergency response.
bukod sa mga kasalukuyang kasanayan na mayroon ng PDRMO office sa Eastern Samar, patuloy pa rin ang pagkalap nito ng mga karagdagang kaalaman at pagsasailalim sa iba't ibang trainings. Kasama ang mga kinatawan ng city at iba't ibang municipal disaster risk reduction and management office, nagdulunsad ito ng workshops at trainings na may kinalaman sa iba't ibang aspeto at makabagong pamamaraan ng emergency response. Pag nag-undergan sila ng training, nagiging capacitated sila. That makes them prepared. At saka na-acquire nila yung mga knowledge and skills para sa kanilang mga gagawin. Ilan sa mga pagsasanay na nilahukan ng kanilang mga kawani at volunteers ang Basic Life Support o BLS at Water Search and Rescue o WASR training. Dahil na rin sa pagiging lapiti ng probinsya sa mga pagbaha at pag-apaw ng mga anyong tubig na nakapaligid dito, isa sa kanilang prioridad ang paghasa ng kanilang mga kasanayan at kaalaman sa pagresponde habang nasa katubigan. Ang BLS is a Basic Life Support training. Diyan yan sila nag-a-acquire ng knowledge and skills, yung ability nila to perform yung first aid, yung pre-hospital care. Ang WASR is a Water Safety Search and Rescue. Doon din sila nakaka-acquire din sila ng mga skills, ng mga knowledge in terms sa water search and rescue. Meron dyan, kasama din dyan ang mga swimming techniques, yung swimming rescue. Mayroon ding climate and disaster risk assessment workshops na isinasagawa ang PDRMO bilang paghahanda sa oras na sumapit ang hindi inaasahang sakuna sa kanilang probinsya. Yung climate disaster risk assessment. Oo. Diyan yan nakikita, ina-assess yung mga, ina-identify at ina-assess yung mga risk na nakapaligid sa atin, and then anuin natin kung ano ang what is the best thing to do sa mga risk na exposed tayo. Sa bawat paggugupit ng kalikasan, ang kung minsan hindi maiiwasang pagpanaw ng ilang mga inosenteng mga individual na naipit sa mga sakuna. Kaya naman upang mabigyan ng karampatang pag-iingat ang mga labi ng mga pumanaw at mapag-ingatan pati na rin ang kapakanan ng mga volunteers at rescuers, kasama sa mga pagsasanay na kinakailangan nilang sumailalim ay ang Management of the Dead and Missing Persons o MDM training. Nakalatag dyan yung policies on how to handle yung mga victims ng mga disasters and calamities. And then, kasama na rin dyan yung pag-retrieval ng mga victims, identification ng victims, at saka yung proper disposal. Isa itong sensitibong sitwasyon na nangangailangan ng wasto at teknikal na pagtugon na nangangasiwa sa paghahatid ng mga programa sa probinsya patungo sa mga benepisyaryo nito sa kanilang kinakatawang mga bayan. Nagbigay tulong at assistance din ang opisina ng PDRMO ng Eastern Samar sa pagharap nito sa isa sa maituturing na pinakamalaking dagok na kinaharap ng probinsya. Pinangasiwaan nito ang paghahatid at pagbibigay assistance sa mga COVID patients at locally stranded individuals o LSIs mula nang pumutok ang pandemya. Ang kanilang mga kawani at volunteers din ang tumao sa mga border checkpoints nang magpatupad ng paghihigpit sa mga papalabas at papasok ng probinsya. Bukod sa mga training na inorganisa ng Provincial Disaster Management Office na aktibong nilalahukan ng mga kinatawan ng City at Municipal Risk Reduction Management Office, aktibo rin ang mga nasabing kinatawan pagdating sa pangangasiwa ng kani-kanilang lungsod at bayan. Tulad na lamang ng bayan ng Llorente, kung saan 17 sa 33 mga barangay nito ang kabilang sa mga flood-prone barangays. We are prone to flooding. Landslide, yes po, landslide din po. Pag bare months, mga bagyo, yung na-encounter namin kadalasan na calamities. Bunsod ng mga ganitong kaganapan, sinisikap ng kanilang opisina na maiwasan ang mga karagdagan pang pinsala, lalong-lalo na sa buhay ng mga Llorentehano. Kabilang sa kanilang binigyang prioridad, ang pagkakaroon ng mga sapat na kagamitan na kanilang kakailanganin sa oras ng kagipitan. Meron kami rescue vehicle, meron kami rubber boat para mag-respond doon sa mga lugar na binabaha, yung mga tao na pinapa-evacuate namin. Mayroon kami mga rope, yung ginagamit sa re-rescue, ring buoy, ginagamit po yun, importante po yun. Mayroon kami life vest. Pag nag-re-rescue ang aming mga tao doon sa mga binabahang lugar.
bukod sa pagbaha, problema rin ng bayan ng Llorente ang pagguho ng lupa o landslide. Dahil kadalasang kasunod ng malakas na buhos ng ulan, ang pagragasa ng malaking volume ng tubig mula sa kabundukan na may dalang putik at malalaking tipak ng bato ay isang nakaambang panganib para sa mga komunidad na naninirahan para sa mga itinuturing na landslide-prone areas ng Llorente. Kasi pag may landslide, tumatawag kami kaagad sa DPWH para humingi ng assistance ng mga equipment nila. Sa ngayon, mayroon kami proposal na bibili ang munisipyo ng bako para in case may landslide, pag hindi pa dumarating ang taga-DPWH, at least ang opisina namin yung first responder doon sa landslide. Sa bayan ng Llorente rin, matatagpuan ang isa sa pinakamalaking evacuation center na matatagpuan sa Eastern Samar. Mayroon itong tatlong palapag at may sapat na espasyo na kayang kumupkup sa 200 pamilya at nasa 1,200 na mga individual. Nagsisilbi rin itong ganapan ng ilang mga aktibidad ng probinsyal at lokal na pamahalaan. Tulad na lamang ng pagiging COVID-19 vaccination site nito para sa mga Llorentehano. Inlibot ng MDRMO officer ang aming grupo upang ipakita ang kanilang pasilidad at mga kagamitan sa kanilang rescue operations. First aid kit namin, ginagamit po ito pag may mga motorcycle accidents, yung mga mayroon silang sugat na hindi naman masyado malala. Opo. Tapos mayroon kami megaphone, ginagamit po namin ito sa information drive. Pag nag-iikot kami doon sa mga barangays, ito po yung radio base station namin. Ginagamit namin yun para pag-communicate doon sa mga barangay, lalo na doon sa mga malalayo. Bukod sa mga life buoy ring at life vest jacket, mayroon ding rubber boat sa kanilang opisina na nakaantabay sakaling kakailanganing bumaybay sa mataas na tubig. Ginagamit siya pag responde doon sa mga bahaing lugar. Sa rooftop ng kanilang municipal evacuation center, matatagpuan ang kanilang warning device na nagbibigay alarma sa kanilang mga residente sa tuwing kakailanganin ng magsagawa ng agarang paglikas tulad ng banta ng tsunami, mapabaha o kaya na may sunog. Ito po yung warning device namin, ginagamit siya pag may, halimbawa, may sunog, buong bayan naririnig siya. Samantala, maibibida rin ng bayan ng Dolores dito pa rin sa probinsya ng Eastern Samar ang kanilang disaster response. Bukod sa rescue equipment, mas binigyang prioridad ng lokal na pamahalaan sa tulong na rin ng pamahalaang panlalawigan ang pagkakaroon ng angkop na rescue vehicles. Meron po kaming mga sasakyan, may dalawa kaming pick-up, yung dalawa kompleto yan ng mga accessories. Pero yung isa may mobile radio po, TOWIE radio. Mayroon din po kaming tatlong ambulance at saka dalawang rescue truck po. Sa pagbisita ng aming grupo sa bayan, magiliw na ipinakita sa amin ng kasalukuyang pinuno ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang ilan sa rescue vehicles na pinondohan ng lokal at probinsyal na pamahalaan. Ito yung sinasabi ko kanina na isa sa pick-up namin. Kompleto po ito ng gamit. Meron din po siya mobile radio. So ito ang madalas namin gamitin sa pag-re-respond sa mga vehicular accident. At kahit yung mga emergency sa car line, ilang barangay ng munisipyo, ito po ang madalas nating gamitin. Ito po ang una namin na-acquire na sasakyan. Ito yung isa nating ambulance, medyo bago-bago ito, ngayong taon lang. So madalas ito napasabak ito sa COVID-19, yung pagsusunod ng mga LSI, RFOs sa Tacloban. Halos 2 trips ito, kadalasan. Ito yung isa sa dalawang trucks na rescue truck po namin. Pag mga evacuation, ito pong ginagamit natin pang madaming pamilya. So ito pa yung pangatlong ambulance. Ito ang medyo matagal-tagal na, pero gamit din po natin ito. Actually, pag-assist sa mga pasyente, yung papuntang Tacloban, o mga aksidente, i-refer sa mga hospital sa syudad. Bukod sa emergencies, kasalukuyang ginagamit din ang kanilang mga sasakyan sa mga isinasagawang COVID vaccination drive sa bayan ng Dolores. Dagdag pa ng kanilang MDRMO officer, bagamat marami-rami na rin ang kanilang mga rescue vehicles, hindi bababa ng 2 beses kada araw kung bumiyahe ang mga ito dahil sa dami ng nangangailangan ng serbisyo ng kanilang opisina.
Sumatotal, nasa kabuuang 46 na mga barangay ng Bayan ng Dolores ang pinagsisilbihan at pinangangasiwaan ng kanilang opisina. Because of that Yolanda, recently, ang dami pa ring storm surge sa amin. Pero firstly, dahil nga because of the Yolanda lesson, walang casualty sa amin. Second, prioritize ko yan, yung massive construction ng seawall, tapos yung mga tawag namin jackstone na to break the waves bago tumama. Kasi kung wala yung mga yun, repeat performance yung Yolanda sa amin. Sa isang probinsyang tila parte na ng kanilang normal na pamumuhay, ang pagharap sa mga kalamidad na dala ng minsay mapaglarong kalikasan, mahalaga ang pagkakaroon ng mga sapat na kagamitan sa oras ng sakuna. Ngunit higit sa lahat, kung mayroong pinakatatago ang mga Estehanon, ito'y ang pagiging matatag, maparaan at talas ng pag-iisip. Mga katangi ang hindi na bago para sa mga waray. UNLAD Pilipinas. Isang bansa, isang lahi, isang pangarap. UNLAD Pilipinas. Isa-isa nating tutukan ang mga pagbabagong nagaganap sa iba't ibang kapuluan. Mga reforma at kaunlarang nagbibigay ginhawa at pag-asa sa bawat Pilipino. UNLAD Pilipinas. Kasama si Cesar Soriano. Dito lang sa PTV4. UNLAD Pilipinas. Desyembre rin ng nakaraang taon, ilang araw bago sumapit ang Kapaskuhan, isa ang lalawigan ng Eastern Samar sa mga naapektuhan ng nagdaang Super Typhoon Odette. Bagamat hindi ito tuluyan naglandfall sa probinsya, nag-iwan pa rin ito ng matinding pinsala sa ilang mga bayan nito. Maging ang kabisera nitong Borongan City, hindi nakaiwas sa pananalasang dulot ni Odette. Hindi rin naman kami masyado nakaligtas dahil may tinamaan pa rin kami yung worst dun sa Suluan Island at sa Kahumonhon Island. Yun ang katabi ng Surigao. Surigao, hardest hit. Sa kabuuan, mapalad ang lalawigan ng Eastern Samar dahil hindi ito lubos na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Odette. Bagamat may mga kinakaharap pa rin ng mga suliraning dulot ng pandemya, hindi ito naging hadlang upang ipamalas ng mga Estehanon ng pakikipagbayanihan. Sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan, naglunsad ito ng relief operations para sa mga kababayang naninirahan sa isla ng Siargao. Matatanda ang isang Siargao sa mga lubos na naapektuhan ng manalasa ang Bagyong Odette sa Northern Mindanao. Sa bukas palad na pagtulong ng Eastern Samar, isa itong patunay sa taos-pusong pakikiramay sa mga kapatid na biktima ng nagdaang sakuna. Matapos ang bawat pananalasa ng bagyo, mababaka sa mga naiwang sirang mga ari-arian, hanap buhay at infrastruktura ang lalanang pinsala na naidulot nito sa mga apektadong komunidad. Habang may ilang agarang nagagawang makabangon mula sa nagdaang pananalasa, may ilan namang magpasa hanggang ngayon, bit-bit pa rin ang mapait na alaala dala ng nagdaang dilubyo. Mayo ng taong 2020, kaparehong panahon kung kailan may kinakaharap ng malaking dagok sa sektor ng kalusugan ang buong bansa bunsod ng pandemyang dala ng COVID-19 nang nanalasa ang bagyong Ambo sa lalawigan ng Eastern Samar. Bit-bit ang bilis at hangin na may lakas na 195 km/h mula karagatang Pasipiko, walang habas nitong hinagupit ang malawak na bahagi ng Silangang Samar. 5 ang nasawi sa pananalasa ng bagyo habang hindi naman bababa sa halagang 1.57 billion ang nadulot na pinsala sa mga ari-arian at infrastruktura ng mga Estehanon. Isa ang bayan ng Oras sa mga pinakanaapektuhan ng pananalasa ng nagdaang bagyong Ambo. Bagamat magdadalawang taon na rin ang nakalipas nang manalasa ito sa bayan, para sa komunidad at mga individual na lubusang naapektuhan ng bagyo, may mga sugat pa rin ang magpasa hanggang ngayon hindi patuluyang naghihilo. Kabilang ang pamilya ni Rogelio Tomeño Jr. na residente ng Bayan ng Oras sa mga lubusang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Ambo noong 14 ng Mayo taong 2020. Halos lahat ng bahay dito sa aming barangay ay nasira. Kaya yun,
Ito pang natira, hindi ko pa na-repair dahil kapos kami sa pera. Sa pagbisita ng aming grupo sa kinatitirikan ng kanyang dating tirahan, makikita ang bakas ng pinsalang dinulot ng Romaragas ang Agos na pilit na lumamon sa lupang kinatitirikan ng kanyang bahay. Bilang bahagi ng isang komunidad na naninirahan sa tabing ilog, hindi na bago para kay Rogelio ang makaranas ng mga pagbaha na dulot ng masamang panahon. Ngunit ni Minsay hindi sumagi sa kanyang isip na balang araw ay sasapitin niya at ng kanyang pamilya ang ganitong klaseng kapalaran. Sabi ko si Ina na tanggalan ng bubong. Yan ang CR namin, hindi nasira yung CR na isa. Yung mga bintana namin, nagkawasak-wasak din dahil sa lakas ng hangin. At saka dito, buong-buo yan, sir. May bintana dyan, dito. Ngayon, ginagawa ko na lang itong barahan. Lalagyan ng mga lambat namin dito. Pagdating mula sa dagat, dito na namin inaanong mga lambat namin. Paglalahad pa ni Rogelio, agaran namang sumusunod ang kanyang mga mag-anak sa tuwing nagbibigay abiso ang lokal na pamahalaan na lisanin ang kanilang tirahan. Dahil na rin sa mga naging karanasan nila noong Bagyong Ruby at Yolanda, malinaw para sa kanya na dapat niyang unahin ang kapakanan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Napakasakit mo sa loob na nakakalungkot isipin na nakikita mo ang bahay mo sirang-sira na. Nakakagabarin po, sir, dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa pamilya mo. Lalo-lalo kapag malalakas ang hangin, sir, hindi mo alam kung anong gagawin. Hindi ko alam, sir, kung anong gagawin ko dahil nasira din ang bangka ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ibubuhay sa mga anak ko, kabuhayan ko. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng magkakain namin. Sa kabila ng kanilang sinapit na naig pa rin ang kanyang pananampalataya at hindi matatawarang katatagang nananalaytay sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang waray. Inisip ko lang, natural lang sa buhay yan, dumarating, pagpapagsubok lang. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon, sir, na kahit napakalakas ng bagyo na yon, dito sa amin baryo, lalo na sa pamilya ko, walang nasawi o nasaktan. Sa gitna ng unos na kinakaharap ni Rogelio at ng iba pang mga Estehanong na apektuhan ng pananalasa ng Bagyong Ambo, naging mabilis ang inisyatibo ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Ben Evardone sa pagbibigay ng tulong at relief goods sa maapektadong munisipyo, kabilang na sa bayan ng Oras. Hindi nagkulang pamahalaan din sa pag-abot ng tulong sa amin. Halos 24 ata yung dumating na ayuda sa amin, may galing sa NGO, may galing din sa local government. May mga donasyon po, sir, na dumarating din sa amin. Bukod sa pagbibigay ng mga relief good, nagbigay din ang provincial government ng makagamit ang kanilang magagamit sa pagkukumpuni ng kani-kanilang mga nasirang tahanan. Gamit ang mga tulong na natanggap mula sa provincial at lokal na pamahalaan at kakaunting naipon, nagpa siya si Rogelio at kanyang pamilya na lisanin ang kanilang dating tirahan. Sa kasalukuyan, sila'y naninirahan sa kanilang bagong bahay na matatagpuan sa mas mataas na bahagi ng bayan. Malayo man sa kanilang nakagisnan, dito'y ligtas sila mula sa banta ng storm surge at pagbaha. Dito na kami ngayon naninirahan. Masaya naman po at saka feeling safety na rin po ako kapag may malalakas na bagyo. Pero kapag may malakas na bagyo, nag-aano pa rin kami. Pumupunta pa rin kami sa evacuation center dahil hindi pa rin po sufficient ang bahay ko dahil kahoy lang ito. Sa katimugang bahagi ng Eastern Samar, matatagpuan ang bayan ng Giwan. Dahil napaliligiran ng Surigao Strait at karagatang Pasipiko, minsang naging laman ng balita ang munisipalidad matapos dito pinakaunang nanalasa ang Super Typhoon Yolanda sa lalawigan. 8 taon matapos ang trahedya, sariwa pa rin sa alaala ng mga biktima ang kalagim-lagim na sakuna. Nakakatakot. Lalo na yung kasagsagan na po siya ng... Kasi hindi namin alam kung maano doon. Kasi yung ganitong oras, magandang panahon. Tapos hanggang mga 8. Kasi meron pa nga yung ninlalamayan dyan. Bandang gabi, yung umuulan na, tapos na yung hangin, hindi na kami makalipat. Yung bahay namin natanggal, yung una yung bintana natanggal. Tapos na nakita na lang namin yung bahay wala na, tapos yung
magulang namin. Sa kalagitnaan ng aming panayam, hindi napigilan ni Avelinda ang kanyang emosyon sa kanyang pag-alala sa kalunos-lunos na kinahinatnan ng kanyang mga magulang sa kasagsagan ng pananalasa. Yung tatay ko po, nakaano lang po sa nakay na anay. Hindi po niya binabayaan. Nalo yung tatay ko, di siguro nalo yata yung ano, yan, yung halong ang tamaan. Kasi hindi pa naman masyado yung yung pundasyon ng bahay namin. Matapos ang naranasang dilubyo, maging ang mga litrato at natitirang alaala ng kanyang mga pumanaw na magulang, hindi na rin niya nagawa pang maisalba. Wala na kami magagawa kasi nangyari na eh. Yun, umiyak na lang. Nalagasan man ng mahal sa buhay, sinikap niyang ilaban ang kanyang buhay. Alang-alang na rin sa kanyang anak at asawang kasamang kinakaharap ang dilubyo. Nagliliparan na rin yung mga bato. Pag ano namin, ano yun, yung pala bato na pala. Basang-basa, wala na kami madamit. Tapos kasama ko yung anak ko. Leksyong maituturing ang bagyo para sa maraming biktima, kabilang na kay Aling Avelinda. Kanilang napagtanto ang kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na evacuation center na kanilang mapagkakanlungan sa oras ng sakuna. Natatakot, lalo na kung wala pang matibay na evacuation. O siyempre ako may mga anak, kailangan ko mag-isip kung saan kami pupunta. Gaano kahalaga ang evacuation center? Mahalaga po kasi kung by kagaya namin, hindi walang ano ng bahay, tapos mayroon naman mag-evacuation, bakit namin hindi po magkaroon. Ginising din ng bagyo ang lokal na pamahalaan para mas bigyang pansin ang pagkakaroon ng mas maayos at karagdagan pang evacuation center sa bayan. Sa kasalukuyan, isa ang evacuation center na ito sa Barangay Cocon sa pinondohan ng lokal na pamahalaan dito sa bayan ng Giwan. Mayroon itong sapat na espasyo na kayang kumukup ng 150 individual o 50 pamilya. Bunsod ng mga nagdaang sakuna sa lalawigan, patuloy ang pagsisikap ng provincial government sa pagpapatayo ng karagdagan pang mga evacuation center. Sa katunayan, noong 25 ng Nobyembre ng nakaraang taon, sa pagtutulungan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at sa inisyatibo ng provincial government sa pangunguna ni Governor Ben Evardone, ginanap ang groundbreaking ceremony para sa itatayong multi-purpose evacuation center na matatagpuan sa lungsod ng Boronga. Naglaan ang PAGCOR ng 50 milyong pisong pondo upang maisakatuparan ang nasabing proyekto. Sa mga pinagdaanan ng pamilya ni Rogelio at Avelinda, masasalamin ang kahalagahan hindi lamang ng pagiging matatag at handa sa tuwing mayroong kinakaharap na kalamidad. Importante rin ang pagkakaroon ng tunay na pagtalima sa mga alituntunin at gabay na ibinibigay ng Disaster Risk Reduction Office. Nang sa gayon, ating maprotektahan hindi lamang ang ating mga ari-arian, kundi lalo na ang ating mga mahal sa buhay. Sa mga kapwa kong nasiraan, nawalan, magpakatatag lang po tayo sa patatagin lang natin ang ating mga isipan, magpakatagtag tayo sa buhay. Dahil lahat ng mga pagsubok ay ating malalampasan. Bukod sa bayan ng oras, isa pang pinakatinututukan ng probinsyal na pamahalaan sa tuwing mayroong malakas na pag-ulan at kalamidad ay ang bayan ng Hipapan. Dahil na rin sa lokasyon ito na napagigitnaan ang dalawang ilog, regular itong maging laman ng mga balita dahil sa dalas nitong makaranas ng pagbaha. Patunay sa malubhang epekto ng pagbaha sa bayan, ang kahoy na tulay na tanging daraanan upang marating ang poblasyon. Ngunit taong 2020, matapos na hagupitin ng bagyong Ambo, nagsimula itong masira. Sa ngayon, tanging mga tao na lang ang maaaring dumaan at tumawid gamit ito. Due to the floods and disasters or the typhoon, nasira siya. Nung Ambo, nagsimula siyang masira, and then nung mga nakaraang bagyo, inaayos naman, ang kaso lang kasi yung foundation nung detour bridge, hindi na siya talaga pwedeng daanan talaga ng malaking sasakyan. Sa kasalukuyan, naglaan ng pondo ang opisina ni Governor Ben Evardone upang mapagawa nito ng konkretong tulay patungo sa poblasyon ng Hipapan. Bagamat maituturing itong isang malaking hakbang patungo sa kaunlaran, patuloy pa rin ang pagbabalangkas ng provincial government ng mga paraan kung paano mabibigyan ng pangmatagalang solusyon ang pagbaha. Hindi lamang sa bayan ng Hipapad, kundi maging sa iba pang maapektadong bayan. Ang tingin ko dyan, hindi lang sa coastal, kahit yung mga interior barangays.
Kasi ngayon, ang dami rin nagbibiktima ng flooding dahil nga yung iba, landslide. So, yung relocation, yun ang dapat tingnan talaga ng national government. Pero comprehensive dapat yan. Kasi yung iba naman, ayaw pumunta sa relocation site dahil malayo dun sa pinaghanap buhayan nila. Kailangan talaga pagbigyan ng focus yan ng national government. Tulad ng hindi inaasahang pagdating ng mga kalamidad, ang pagdating ng mga hamon sa ating buhay na pilit na susubok sa lalim ng pundasyon ng ating pananampalataya. Mga hamong pilit na susubukin ang ating pagkatao at pagkakakilanlan. Mga hamong magpapaalala sa atin ng tunay na kahalagahan ng buhay. At mga hamong nakatakdang humubog at mas magpapatatag sa katauhan. Habang sinusubok kami, habang binabayo kami ng mga kalamidad, ng mga pagsubok, lalo namang kung umiigting sa aming pananampalataya, paglapit sa Diyos, pagdarasal, yun ang nakita ko naman sa mga kababayan ko. Talagang kumakapit kami sa Panginoon. UNLAD Pilipinas. Isang bansa, isang lahi, isang pangarap. UNLAD Pilipinas. Isa-isa nating tutukan ang mga pagbabagong nagaganap sa iba't ibang kapuluan. Mga reforma at kaunlarang nagbibigay ginhawa at pag-asa sa bawat Pilipino. UNLAD Pilipinas. Kasama si Cesar Soriano. Dito lang sa PTV4. UNLAD Pilipinas. Itong Nobyembre ng nakaraang taon, ipinagdiwang ng Eastern Samar ang kanilang 56 na anibersaryo magmula ng maitatag at kilalanin ng kanilang lalawigan bilang isang ganap na probinsya. Bahagi ng nasabing selebrasyon ng isang linggong pagdiriwang kung saan naganda ang provincial government ng iba't ibang aktibidad at programa na magiliw na nilahukan ng mga Estehano. Ilan sa mga programa ng nasabing pagdiriwang ang ginanap na Agri-Trade Fair, tree planting, Zumba activity, at binibining silang ang Summer Turismo 2021 Coronation Night. Masaya kami na kahit papaano nakapag-celebrate kami ng aming 56 founding anniversary kasi last year hindi kami nakapag-celebrate. Cancel lahat ng mga activities namin dahil nga mataas ang cases not only here in the province but nationwide. So ngayon, dahil marami na bakunado at yung mga tao din naman natin na karamihan sumusunod na sa health protocols, mababa na yung cases. Kaya ito, almost back to normal na kami. Kaya tuwan-tuwa po kami. Isa sa mga highlight na naturang isang linggong pagdiriwang ang ginanap na komemorasyon ng 8th anibersaryo ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda sa rehiyon ng Eastern Visayas. Ginunita ang isa sa itinuturing na madilim na bahagi ng kanilang kasaysayan sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang night ride na nilahukan ng mga biking enthusiast.
The significance of this activity is that we chose to commemorate the UNLAD anniversary with a bike ride because, as I said earlier, life is just like riding a bike. To keep your balance, we need to keep on pedaling. And just like riding a bike, minsan nadadapa tayo, minsan we get into accidents. But what is important is that we pick ourselves up, we rise from our fall, and we keep moving forward to get to our destination. Matatanda ang nasa 95.5 bilyong piso ang iniwang pinsala ng Super Typhoon Yolanda sa mga kabahayan at infrastruktura sa Eastern Visayas. Nangunguna rin ito sa talaan ng kasaysayan ng mga bagyong pinakanagdulot ng pinsala sa bansa. Habang hindi naman bababa sa 6,300 ang iniwang bilang ng mga namatay matapos ang pananalasa sa mga naapektuhang probinsya. Matapos ang isinagawang night ride, bahagi rin ng programa ang sinagawang candle lighting ceremony bilang pag-alala sa mga pamilya at kaanak ng mga biktima ng kalamidad. The candle lighting is to commemorate the lives lost during the Yolanda typhoon. As you know, Eastern Samar is one of the hard-hit places. 8 years ago, we lost many lives. And we remember the sacrifice of a lot of people in order to survive. But we also celebrate the volunteerism, the selflessness of the volunteers, the organizations here and abroad who helped us recover from such a tragedy. Kasabay ng pagsisindi ng kandila, ang kanilang panalangin para sa yumaon nilang kababayan. Nagniningning din sa baybayin ng Baybay Boulevard ang mga katagang We Heal as One. Isang deklarasyon para sa mas maliwanag na bukas na may baong paghilom. We want to shed light, no, on the importance of preparedness, disaster preparedness. This is important, no, especially that Eastern Samar is very prone to typhoon and catastrophes. I think right now, with the creation of a lot of seawalls and infrastructure, we are more prepared and we are more resilient. Batid ni Governor Ben Evardone ang hirap na kinaharap ng mga Estehanon sa nagdaang Super Typhoon Yolanda. Bagamat siya'y kongresista nang manalasa ito sa lalawigan, ginawa nito ang kanyang makakaya upang maipaabot ang kanyang pagtulong sa kanyang mga kababayan. Through the efforts of Governor then Congressman Ben P. Evardone, we were able to accumulate a lot of help and aid for Eastern Samar. And thankfully, we are fully recovered now. Bukod sa pag-alala sa mga namayapa at naging biktima ng itinuturing na bangungot sa lalawigan, layunin din ang liderato ng probinsya na maging simbolo at pag-alala ang ginanap na komemorasyon sa mga aral na iniwan ng kahapon. Highlight lagi yan kasi para hindi tayo maging complacent, maging continuous awareness, consciousness ng mga tao na mag-ingat dito sa mga kalamidad. Yan ang message dyan. Bilang pakikiramay sa mga pamilya at kaanak ng mga biktima ng nagdaang Super Typhoon Yolanda, patuloy ang paghikayat ng gobernador na sa gitna ng kinaharap na unos ay ipagpatuloy pa rin ang buhay. Sa lahat ng mga naging biktima, dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa. Napakasakit yung mga nangyari sa atin, naging biktima ng kalamidad, pero dapat kailangan bumangon tayo, palakasin natin ang ating loob at magkaroon tayo ng magandang pag-asa. Huwag na huwag nating iiwanan yung pangarap natin na tumayo at ipaglaban yung magandang kinabukasan ng ating pamilya. Kabilang din sa pagdiriwang ng 56th founding anniversary ng Eastern Samar, sa pangunguna ni Governor Ben Evardone, isinagawa ang oath-taking ceremony ng mga kinatawan ng Disaster Risk Reduction and Management Office mula sa bawat lungsod at munisipalidad ng probinsya. Layunin ng kanilang panunumpa na magkaroon ng panibagong pananaw ang mga kinatawan sa pagganap ng kanilang misyong mapagsilbihan ng kanilang mga kababayan sa oras ng kalamidad at pangangailangan. Sa pagkakataong iyon, hinilala rin ang kanilang mga sakripisyo at mga naiambag sa komunidad na kanilang kinabibilangan. Bukod sa pagbaha na dulot ng malakas na pag-ulan at bagyo, isa pang tinututukan ng probinsyal na pamahalaan ang matugunan ng ilang mga komunidad na nakararanas ng soil erosion na pagguho ng lupa.
katulad na lamang sa barangay Magtino sa bayan ng Llorente, isang upstream barangay na matatagpuan sa dulong bahagi ng bayan. Yung barangay namin, katabi ng ilog, ano nga yun? Kailangan ko talaga yung platform kasi gumuguho yung Upang personal na makita ang kalagayan ng barangay Magtino, personal itong binisita ng aming programa. Dahil na rin sa kawalan ng kakalsadahan patungo sa barangay, tanging ang pagsakay ng bangkang demotor ang paraan upang marating ito. Kakailanganin din ng isang oras na pagbaybay sa ilog ng pagsibangan, na kung kadalas ay pahirapan at kakailanganin bumaba at itulak ang bangka dahil na rin sa mababang level ng ilog. Ilang minuto bago marating ang barangay Magtino, tumambad sa amin ang malalaking bitak ng lupang pilit na nilalamon ng rumaragas ang ilog. Pagdating namin sa barangay, tumambad sa amin ang sirang pantalan ng barangay. Isang patunay sa lumalalang sitwasyon ng pagguho sa lugar. Yung pinakadulo ng mga upstream barangay, yun talaga ang pinakamahirap. Isa rin ang barangay Magsaysay na matatagpuan sa bayan ng Balangkayan sa nooy nakararanas ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa sa tuwing nakararanas ng malakas na pag-ulan. Dahil na rin sa lumalalang sitwasyon sa lupang kinatitirikan ng kanilang barangay, sinikap ng pamahalaang panlalawigan sa pakikipagtulungan sa local government unit ng Balangkayan na ma-relocate ang komunidad sa mas ligtas na lugar. Yung dati namin na barangay sa Magsaysay, ang problema namin dito, yung barangay plaza namin, mayroon sinkhole. Yung mga daanan namin, nag-landslide. Wala na namin nadadaanan. Ang problema namin sa barangay, yung plaza namin, sinkhole. Tapos na mayroon na bumibiyak ang lupa. Sa kasalukuyan, nailipat na ang mga residente ng barangay Magsaysay sa mas ligtas na bahagi ng bayan. Bagamat isinasaayos pa ang kalsada patungo sa kanilang bagong lokasyon, isang malaking kaluwagan para sa mga residente ang pagkawala ng pangambang dulot ng malimit na pagbaha at lumalalang pagguho ng lupa. Masaya naman. Kaya nga naghanap kami ng pwede malagyan namin ng barangay. Ito ang nakita namin, napilipatan ako ng barangay. Hindi lingid sa kamalayan ng pamahalaang panlalawigan ng Silangang Samar ang mga naturang suliraning kinakaharap ng mga Estehano. Sa katunayan, ilang mga komunidad at bayan ang masusing pinag-aaralan ng opisina ni Governor Evardone, katuwang ang mga lokal na opisyal upang makapag-identify ng mga paraan at lokasyon na maaaring paglipatan ng mga komunidad na lubos na naapektuhan ng pagbaha at pagguho ng lupa. Hindi pwedeng kamay na bakal dyan. Ang importante dyan, saan mo sila, magandang plano, comprehensive na plano. Oo. Kasi kahit mo gamitan ng kamay na bakal dyan, kung saan mo sila dadalhin, wala rin silang mapapagdalhan. O pagdadalhan mo dyan, walang kalsada, walang tubig, walang eskwelahan, wala yung hanap buhay nila doon. Paano? Mungkahi rin ng gobernador ang kahalagahan ng intervensyon ng pambansang pamahalaan upang maisaayos ang pamumuhay ng mga komunidad na apektado ng mga nasabing suirani. Hindi lang sa coastal, kahit yung mga interior barangays. Kasi ngayon, ang dami rin nagbibiktima ng flooding. Okay. Dahil nga yung ibang landslide. So, yung relocation, yun ang dapat tingnan talaga ng national government. Pero comprehensive dapat yan. Kasi yung iba naman ayaw pumunta sa relocation site dahil malayo dun sa pinaghanap buhayan nila. Kailangan talaga pagbigyan ng focus yan. Kasabay ng kaunlaran at inobasyon, ang patuloy na pakikibagay ng mga Estehanon sa pabago-bagong panahon. Isang patunay sa angkin nilang tapang at katatagang hinidang ng panahon. Ang kakayanan nilang umangkop, anuman ang ipukol sa kanila ng buhay at kalikasan. Kaya naman ganun na lang ang panawagan ng kanilang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na manatiling handa sa mga posibleng kalamidad at suliranin na kanilang kakaharapin. Since Eastern Samar is disaster prone talaga, dapat palagi tayong prepared. Prepared for any eventualities, prepared for any disaster or calamities, at saka mag-unite tayo and cooperate para ma-strengthen ang ating disaster preparedness at saka ma-lessen ang ating ang loss of lives and property. Para naman sa ama ng lalawigan, lubos ang kanyang pasasalamat at pagpuri sa tibay, disiplina at katatagang patuloy na ipinamamalas ng mga Estehano. Kakatuwa kasi yun nga, ang dami naming pinagdadaanan na pinagdadaanan at mga pinagdaanan na kahirapan hanggang ngayon.
sa nakararami sa amin, hindi sumusuko. Talagang nakikipaglaban. Kasi yun lang ang paraan. Hindi pwedeng sumurrender ka. Hindi pwedeng umatras ka. Kailangan tuloy-tuloy ang pagsulong. Patotoo ang probinsya ng Eastern Samar sa kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos na ugnayan ng kalikasan. Dahil ang kalikasan na kung minsan ang hatid ay biyaya at kasaganahan, ay ang kaparehong kalikasan din na minsan nagdadala ng mga pagsubok at dago. Ngunit sa bawat hampas ng daluyong, ang mahalaga ay ang muling pag-alpas para sa mga tunay na rason ng bawat pagbango. Karapatan ng bawat Pilipino ang malaman kung saan napupunta ang pera mula sa kaba ng bayan. At sa patuloy kong paglilibot sa buong kapuluan, titiyakin kong maihatid sa bawat Pilipino ang mga impormasyong dapat nilang malaman. Hanggang sa muli, ako po si Cesar Soriano. Maraming salamat at ito ang programang UNLAD Pilipinas! We'll be right back.